보다요. 바날라드 마바기나 망교스 나사미아이 나그마마할 살라마포사 인용 빨리따스 물라사 월랑한강 임베르노 까야마이 빡아사 우빵마카바살랑잇 빌랑 망아 아낭낭교스 엔 야욘 까미아이 나부부아이 빠라사 에방헬료 까야 나파파 살라마사 빵이노온 다일 마라밍 아밍 빌러비데 아이 힌디날리타스 실라이 부분다사 임베르노 투데이 마이 로즈데이 설먼 가사마낭 브라더젠 시터스 사하라판낭 빵이노온 궁마이 망아 카파티에나 힌디 두마달로 바키우삽 가바얀포니뇨 실라 우빵 마나틀리사 투나이나 펠로쉽 나날랑인 까미 파라사 디스트릭 3 바이블 세미나 앗 그랜 바이블 세미나 사 준 파라사 말라강 칼룰루아 구스토 나민나 마라민 칼룰루아의 말릴리타스 사보이탄낭 아밍 파그 이빅 아 파그 시시카 가야 구스토 나민 말루알 하티사 인뇨 사보이탄낭 아밍 이반젤라이지 꿈아이 망아 카파티나 바이라오 메이사키 바키우사 뚜롱한 뽀니뇨 앗 알림 뽀니뇨 실라 우방 오버컴 물라사 마이랍 시추아션 가야 실라이 마부부하이 빠라사 칼루알 하티안 낭조스 앗 에방헬료 사보이던 낭 까닐랑 나티디랑 부하이 항아사 훌링 펠로십 나이도 바키우사 사만 니뇨뽀 까미 사에스피도 산돌람 까미 나티디왈라 이디나달랑이 나미니토사 빵알라니 예수 그리스도 나사미나이 나구바말 아멘 묵상보 나틴사 운항 후안 챕터 5 운항 후안 챕터 5 verse 10 운항 후안 챕터 5 verse 10 바세무다디 사바이사바이 3, 2, 1 ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa kanyang sarili. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawa siyang sinungaling, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa patotoo at na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Yung 2024 Summer Retreat ay natapos, kaya yayon may mga bagong kapati sa Lord's Day Sermon. And also, kahit kayo ay naligtas long times ago, yung ipanganak na muli, yung kaligtasan ay pinakamahalaga. Kaya, sa pamamagitan ng sermon na ito, pakisurin sa inyong sariling pananampalataya. May tunay na tapat na pananampalataya kayo o hindi, ito ay pinakamahalaga bilang isang tao. Pero maraming tao ay may maling pagkaunawa tungkol sa born again. Sila ay lumabas mula sa Katoliko and naranasan nila ang Himala and may maling pagkaunawa. Kaya sinasabi nila ako ay naligtas, ako ay ipinabanang na muli. Pero ayon sa Biblia, kung sila ay hindi ipinabanang na muli, kung ano'n, kahit sila ay tumadalo sa church, may pananampalataya sa Diyos, ito ay hindi tamang pananampalataya kung ngayon sila ay pupunta sa impyerno, may problema. Sigurado, kung ang mga tao ay naligtas, ipinaganang na muli, sigurado may patotoo, kapigahatian. Kaya sinasabi ng Biblia,
Kung kayo ay inalitas, sigurado may patotoo, katibaya, ebidensya tungkol sa born again. Alam natin sa mga itan ng Biblia, dahil ang kalooban ng Diyos ay makaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil lahat ng tao ay naging makasalanan dahil kay Adan. Kung aron, dahil sa kasalanan, ang lahat ng tao ay pupunta sa impyerno. Ito ay yung destiny ng tao. Sa langit, walang kasalanan. Sa impyerno, may pagturusa, walang pag-ibig sa impyerno. Sa langit, walang kasalanan, totally, ang Diyos ay banal. Kaya, kung may isang kasalanan, kahit may isang kasalanan, hindi pwede pupunta sa langit. Kaya, namatay si Jesus Kristo para sa lahat ng tao, para sa lahat ng makasalanan. Ito ay nangyari. Natupan na. Pero, kaya, sino man manini wala tungkol sa gawa ng Panginoon, sila'y pupunta sa langit sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung ngayon, may pananampalataya sa kanilang sariling puso, kung ngayon sigurado may katibayan. Dahil kapag sila'y nalitas, nang sila'y nalitas, yung Espiritu Santo ay pumasok sa kanilang puso. And yung Espiritu Santo ay nanatili sa puso ng tao, kaya alam nila, alam natin na yung Espiritu Santo ay nanatili sa puso sa pamamagitan ng guidance ng Espiritu Santo. Yung layunin ng buhay ng tao ay buhay na walang hanggan. Sa Juan chapter 6 verse 40 may nilalaman, ang kalooban ng ama ay buhay na walang hanggan. Kaya ang mga brothers and sisters na nalitas, kaya alam natin ang nabubuhay para ano. Ito ay may layunin ng atitirang buhay. Ito ay ipangaralang ebanghelyo. Kaya today, yung pamagat sermon na ito ay ang mga katibayan ng isang born again Kristiyano. And then, mula bukas, mula susunod linggo, pag-aaral po natin ang mga katibayan ng isang born again Kristiyano in detail. Kaya today, briefly, pag-aaral po natin ang mga katibayan ng isang born again Kristiyan. Pabalik sa, tingnan po natin sa unang Juan, chapter 5, verse 10, dito. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa kanyang sarili. Ang Biblia po ba ay totoo hindi? Ilang porsyento po? 100% ang Biblia ay katotohanan. Kung ganoon, ito rin ay totoo. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo. Sino ang anak ng Diyos? Si Jesus Kristo. Kaya, ang sumasampalataya kay Jesus Kristo ay may patotoo, may ebidensya tungkol sa
born again. Ang hindi dito, tingnan po natin sa middle part. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawa siyang sinungaling sapagkat hindi siya sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Kaya, bilang born again Christian ay may patotoo tungkol sa born again, tungkol sa kaligtasan. Dahil, alam natin tungkol sa katibayan, pag-ibok, dahil may Espiritu Santo sa ating puso. Meron bang Espiritu Santo? Saan po? Sa inyong bahay o sa inyong katawan? Yeah. Sa ating katawan. And yayon, anong uri ng panahon? Yayon, ang panahon ng Espiritu. Dahil, siya'y kumikilos sa church. Yung church ay ibig sabihin ay Brothers and Sisters na naligtas, hindi kusali kasama ng cross. Sa ating puso, ang Espiritu Santo ay nanatili. Kung gano'n, hindi isang kapatid. Yeah. At least, dalawa, above dalawa, kung ngayon sila ay magiging tunay na church. Dahil yung church ibig sabihin ay mga kapatid na naligtas. Kung ngayon sigurado, may Espiritu Santo sa ating katawan. Kung ngayon sa pamamagitan ng guidance ng Espiritu Santo, alam natin, tayo ay naligtas. Sigurado o hindi. And alam ng Panginoon na tayo ay naligtas o hindi. Ibang mga kapatid, ibang mga tao, hindi nila alam ang kaligtasan born again nila exactly. Only sa kanya may katibayan tungkol sa born again, kaligtasan. Buksan po natin sa Roma chapter 8. Roma chapter 8, verse 9. Roma chapter 8, verse 9. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit, kung ang sinumay walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Yeah. Alam po ba ninyo may Espiritu Santo sa inyong katawan? Yeah. Paano alam po ba ninyo? Paano? Hindi nakikita, tama ba? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, alam natin. Sa Biblia, maraming nilalaman tungkol sa Espiritu nang ang mga tao ay naligtas, yung Espiritu Santo ay pumasok sa kanilang katawan, puso. Yung Biblia ay totoo. Kaya, sa pamamagitan ng Christian life, we can experience tungkol sa guidance ng Espiritu Santo kung may salita ng Diyos sa ating puso. Dahil, yung Espiritu Santo ay Espiritu ng katotohanan. Kaya, kung walang salita ng Diyos sa ating puso, hindi natin alam ang guidance ng Espiritu Santo. Pero kung may salita ng Diyos sa ating puso, we can experience guidance ng Espiritu Santo. Brothers and sisters, meron bang salita ng Diyos sa inyong puso? Meron po.
Kaya araw-araw, kumakain ng salita ng Diyos. Tama ba? Masarap po, hindi masarap? Masarap po. Matamis o hindi matamis? Matamis. Maraming salita ng Diyos na matamis. And alam natin, yung taste ay masarap. Dahil may Espiritu Santo, alam natin. Dito, sinasabi ng Biblia na malinaw, kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Dahil, tayo ay ipinakanang na muli. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos, subalit, kung ang sinumay walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Malinaw, ipinakanak na muli tayo o hindi, ayon sa Espiritu Santo. Kung may Espiritu Santo sa ating puso, sigurado tayo ay naging mga anak ng Diyos, ipinag-anak na muli. Kung meron, yung Espiritu Santo ay mananatili sa ating katawan, bakpak kailanman. Kaya yung kaligtasan natin ay hindi mawawala hanggang sa kamataya, hanggang sa ikalawang pagdating ni Jesus Kristo. Ibig sabihin, ang mga tao na naligtas sigurado sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo, sila ay pupunta sa langit. Kahit sila'y inkaon tukso ni Satanas, kahit sila'y makakasala, sa future, sila ay pupunta sa langit. Pag-ibo. Naniniwala sila na walang hanggang katubusan. Kaya may Espiritu Santo sa kanilang puso. Kaya sila'y pupunta sa langit. Ilang percent po? 100%. Kaya dito, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, alam natin na tayo ay ipinag-anak na muli. Kung may sanggol, sanggol. And then, pagkatapos ng 1 year, magsalita sila, ama, mama, tatay, tula nito, tayo ay pinaganang na muli, kaya ang Diyos ay naging ama natin. Kaya, ama ng Diyos sa ating panalangin. Naturally. Tama ba? Dahil may Espiritu Santo. Pero bago tayo ay naligtas kahit nanalangin tayo sa Panginoon, amang Diyos, pero hindi narinig niya dahil sa kasalanan, sa pagitan ng Diyos at tao. Pero, ang naan ng kasalanan ay tinubos na sa pamamagitan ni Jesus Kristo, tayo ay naging mga anak ng Diyos, ang Diyos ay naging ama natin, kaya walang kasalanan sa pagitan ng Diyos at tao, kaya may relasyon kasama ng Diyos. Sigurado may ebidensya na tayo ay ipinag-anak na muli. Kung meron, ano ang ebidensya bilang born again Kristiyano? First, nang naligtas tayo, nang naunawaan natin ang ebanghelyo, baki namatay si Jesus Kristo sa krus, sa katunayan, kahit hindi alam natin ang mga ibang nilalaman, pero nang naligtas tayo, may
assurance ng kaligtasan. Ibig sabihin, may lubos na pagtitiwala. Yeah. Sa katunayan, may Espiritu Santo o wala. Actually, sa panahon yun, hindi natin alam. Tama ba? Pero may pananampalataya, may lubos na pagtitiwala. Kahit ako ay mamamatay, sigurado ako ay pupunta sa langit. May lubos na pagtitiwala, ito ay yung ebidensya ng isang born again Christian. Naranasan po ba ninyo? Hindi naranasan ko ngayon pakisuriin sa inyong saniling pananampalataya. Ako rin, naligtas ako October 9, 1994 sa mga 1 a.m. Yeah. Nanood ng Recorded Bible Seminar. Sa katunayan, hindi alam ko ang mga ibang nilalaman. Pero sa ating puso, may lubos na pagtitiwala upang makapasok sa langit. Kung ganoon, yeah, basaya ba ako o hindi basaya? Yeah, super basaya. Yeah. Napapasalamat sa Panginoon. Dahil naniwala ako, pero hindi sa pamamagitan ng aking sariling karunungan o kalaman, sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo, may lubos na pagtitiwala sa ating puso. Kaya ako ay naging pinakamasayang tao. Kaya yung buhay ko, I could invest para sa Panginoon. Kahit hindi sapat, may tapat na puso. Brother James Eaton, meron mang puso upang mabuhay o mamatay para sa Panginoon? May na, ibig sabihin, walang puso? Meron, tama ba? Siyempre, meron puso. Buksan po natin sa unang Thessalonica chapter 1. Buksan po natin sa unang Thessalonica chapter 1. Unang Thessalonica chapter 1 verse 5. Verse 5. Pasen po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Kung paanong nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo, alang-alang sa inyo. Dalitas tayo sa pamamagitan ng Bible Seminar. Tama ba? Kung ngayon may salita ng Diyos sa Bible Seminar, lalo-lalo na may good news, ebanghelyo sa noong Bible Seminar na tayo'y naligtas. Pero hindi salita ng Diyos laman, ano ang nangyari? Dito may nilalaman tatlong bagay, kundi sa kapangyarihan din sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Yeah. May salita ng Diyos sa Bible Seminar and also sa Bible Seminar, may panalangin, may pag-ibig, may pagsikam ng Protogen Sheetus sa pamamagitan ng Church. Ipanganal ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng Church. Kaya, may kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan. Kaya kung walang kapangyarihan ng Diyos, walang sinuman ay maliligtas. And also may tulong ng Espiritu Santo, kaya naligtas tayo.
sigurado naniniwala tayo na ang Biblia ay 100% totoo sa pamamagitan ng maraming ebidensya, and naniniwala tayo na ang Diyos ay nabubuhay sa pamamagitan ng kasaysayan ng Israel and maraming etanda, maraming propesya ay naisa katuparan, kaya naniniwala tayo na ang Diyos ay nabubuhay. And sa harapan ng Panginoon, ayon sa Biblia, ako ay magkasalanan. Naunawaan ko. And then, narinig ko ang Ebanghelyo sa noong Bible Seminar. Naniniwala ako, and also by tulong ng Espiritu Santo, kaya naunawaan ko ang Ebanghelyo sa ating puso. Hindi only aking pananampalataya. Narinig mo? By tulong ng Espiritu Santo. Kaya by lubos na pagtitiwala. Dito may sa middle part, sa lubos na pagtitiwala. Brother James, meron bang lubos na pagtitiwala upang makapasok sa langit? Opo. Ito ay tumalo mula sa inyong sarili o sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo? Sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo at kapangyarihan ng Panginoon. Kaya may lubos na pagtitiwala. Kaya hangayon, Brother and Sisters, kung walang lubos na pagtitiwala upang makapasok sa langit, kung anon, pakisurin sa inyong pananampalataya. Narinig mo? Halimbawa, kung may isang husband, kung ayaw, alam niya, saan po may kasal. Tama ba? And kailan? Paano? Ikinasal. Got married. Alam niya, paano, saan, kanino? Alam niya, alam mo ba ninyo o hindi? Nakalimutan o alam mo? Alam. Dahil ito, experience. Naranasan mo kaya, alam ninyo, tulad ito, kung kayo ay ipinaganang na muli, sigurado may ebidensya. Kaya, yung ating buhay ay hindi religyosong buhay, ating buhay ay Christian life. Pareho ba ito o magkaiba? Religyosong buhay at Christian life, magkaiba po ba o pareho? Magkaiba. Tama. Yung religyosong buhay, do wa don't, do not, do. Ito ay yung religyosong buhay, religyosong buhay. Pero walang kapangyarihan o pag-ibig mula sa religion. Just do wa don't, huwag ito lang. Ito ay religyoso. Kaya mahirap. Hindi masaya. Pero, Christian life, ito, bakipo pwede yung Christian life. Ito, Christianity ay hindi du, hindi huwag. Christianity ay don. Don 이빙 사빈, 다보스. 안왕 다보스. 앙 난난 가사나라이 다보스나. 신하비니 예수 그리스도 사크루스. 아도보, 나뚜빤나.
It is finished. It is done. Yeah? It is Christianity. 그러니까 totally 막가 이봐 영 레리어성 부하의 아트 크리스천 라이프 나뉘어 와 예 그러니까 돈 저스 많이 올라가요 아노보 뜬골사 망아 가와낭 바이논 이도아이 크리스천이디 힌디 말이라 그러니까 already done it is finished En nau nau na te sa bo ita nang tu long na Yesu Kristo Santo kaya mai pa na nang palata ya at mai pa gu ibig sa ating puso. Oh? Ito ay Christian life. Hindi religyosong buhay. Nadiyo wa? Kung ngayon, yung Christian life ay linggo lang o araw-araw? Araw-araw. Araw-araw, yeah. Kung may activity, eh, tumadalo sila, pero sa linggo sa fellowship, ayaw nila, ito ay hindi e babandam krishan nabi ito ai tuladnam religiosong buhay nanyo wa ne arao arao yung lahanang buhay ye tayo ay maring maring ko sa panginoon dahil ye dahil naunawaan ang pag-ibig ng Diyos ito ay krishan nai ito ay katibayan ng isang born again Christian. Sure na, brother James, sure na upang makabal sa langit? Sure na. Apo. Hindi sure? Sure. Sali ko po, sali ko, hindi sure? Sure. Eh, sa katunayan, tungkol sa born-again, tungkol sa kaligtasan, ito ay hindi religyosong buhay. Kaya, pakiusap, suriin ang inyong sariling pananampalataya sa pamamagitan ng Bible Seminar, patuloy. And next, ano ang katibayan ng isang born-again Kristiyano? Walang takot sa paghuhukom at sa kamatayan sa imperno walang takot. Brother John Sheeters, kung kayo ay mamamatay bukas, matako pa kayo o hindi matako? Hindi na po. Hindi matako. Bakipo, may pagasa upang makabal sa langit. Kaya sinasabi ng Panginoon, isang tunay na anak ko ay mamamatay, ito ay bahala ka. Yeah? Sinasabi ng Panginoon, dahil pupunta siya sa langit. Buksan po natin sa Unang Juan chapter 4. Unang Juan chapter 4 verse 18 Unang Juan chapter 4 verse 18 Pasal po natin sabay-sabay 3, 2, 1 Walang takot sa pag-ibig kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. Dito may balang nilalaman tungkol sa pag-ibig. Yeah. Kung may pag-ibig, walang takot. Yeah. Dito, walang takot sa pag-ibig. Walang takot sa pag-ibig. Sa halamanan ng Eden, bago si Adan ay nakasala, walang takot. Pagibo, may pag-ibig ng Diyos sa halamanan ng Eden. Pero, sumuway si Adan sa halamanan ng Eden, kaya, matako si Adan. Namin mo? Dahil sa kasalanan. Sa mundong na ito, maraming problema. May karamdaman, may kamatayan, may laban, digmaan, pagibo, maraming problema ay nangyayari sa mundong na ito. Pagibo,
Pakipo, dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan, maraming problema sa mundong na ito. Kaya ang Diyos ay naging isang tao, siya ay si Jesus ito, namatay si Jesus ito para sa lahat ng tao. Yeah. Ito ay Ebanghelyo. And by muling pinuhay, ito ay ang Ebanghelyo. Dahil sa kasalanan, sa mundong na ito, may laban, may pagpatay, may terror, may digmaan, maraming problema sa mundong na ito. Dahil sa kasalanan. Kaya may takot. Yeah. Ang mga ibang tao ay mamamatay. Matakot sila. Dajibo, matakot sila. Alam nila sa pamamagitan ng konsyensya dahil may espiritu sila. Kaya alam nila, hindi wakas ang kamatayan nila. Ang kamatayan ay hiwalay sa pagitan ng katawan at espiritu. Ito ay kamatayan. Pero sa langit, may pag-ibig ng Diyos. Tama ba? Walang kasalanan. May pag-ibig sa langit. Kung meron sa langit, meron bang takot o wala? Wala. Eh? Sa ating buhay, may takot. Pero sa langit, walang takot. Sa imperno, meron bang takot o wala? Meron takot. Eh? Mayroong pagdurusa sa impyerno mapakailaman. Kahit tayo ay nabubuhay sa mundong na ito, pagkatapos na ang kaligtasan natin, may kapayapaan sa ating puso. May kapayapaan. Eh? May kapayapaan. Meron bang kapayapaan? Brother Jean Sheeters? Meron. Eh? Kasama kanino po? Huh? Kasama ng Diyos. May kapayapa. Yeah. May kapayapa. Kaya, we can be separated from this world dahil may tunay na kapayapa sa ating puso. Ibinigay ng Panginoon ang kapayapaan sa ating puso. Kaya, yung kapayapaan natin ay totally makaiba kasama ng ibang tao na hindi naligtas. Buksan po natin sa Juan chapter 14. Juan chapter 14, verse 27. Juan chapter 14, verse 27. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Yeah. Ibinigay ng Panginoon ang kapayapaan sa ating puso. Kaya kahit tayo ay inkaon, mayrap pagay, pero sa ating puso may kapayapaan. Ako ay pupunta sa langit. May kapayapaan. Okay. And naniniwala tayo na ang Diyos ay kasama ko. Naniniwala ako. Okay. Kaya, we can overcome blood sa maraming mahirap bagay. Even though we encounter seven times we will fall down, we can overcome blood sa mahirap situation. Ito ay yung character ng tunay na Kristiyano. Pagkatapos ng kamatayan at muling pinuhay ni Jesus Kristo, sinabi ni Jesus Kristo sa kanyang alagad sa Lucas chapter 24
436 시나비니 헤수스 사칸양 알라가드 수마인요 앙 까빠야빠안 수마인요 앙 까빠야빠안 Peace be with you. Peace. Shalom. Shalom. Peace. Brother and sister, 메로망 피사 인형 부속. 그러면 you can overcome. 불라사 마라밍 마이라 바바이. 바이바그 이빙강조스 사팅 부속. 가야 힌디 맞다고 힌디 맞다고 뚱골사 까마다얀 뚱골사 바구후곰 뚱골사 임페르노 힌디 맞다고 다요 나디오와 사반 오년 we can preach the gospel 바르사 말라강 갈루루와 나디오와 다일 마이 까파야판 가야 까이 마이롱 퍼시큐션 불라서 이방다오 마이 까빠야반 엔 나님이 왈랐다요 나 앙교사이 가사마 나딘 꿈만원 예 we can endure 더보와 엔 we can 예 오컴 불라서 마이랍시 좋아하셔 꿈만원 시구라도 we can preach the gospel 예 properly 엔 넘버 3 아노안 까띠바얀 낭 이상 보노긴 크리스찬오 북산포 나티사 운항 후안 챕터 3 운항 후안 챕터 3 Verse 9 운항 후안 챕터 3 Verse 9 바사이보 나틴 사바이 3, 2, 1 Ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Yeah. Dito may katibayan ng isang bunagin Kristiyano. Ano po? Hindi sila makakasala na patuloy. Yeah. Brothers and sisters, gusto po ba ninyo makasala patuloy? Hindi po. Hindi po. Alam natin, yung kasalanay marumi and nagsakripisyo si Jesucristo sa krus dahil sa kasalanan ko. Alam natin. Kaya ayaw natin ang kasalanan. Tama ba? Opo. Kaya minsan tayo ay nakakasala pero hindi masaya kung tayo ay nakakasala. Tama ba? Dahil alam natin ang kasalanan. Dito, malinaw tungkol sa kasalanan, ang sinumang ipinag-anang ng Diyos ay hindi patuloy na nakakasala. Sapagkat ang kanyang bini ay nananatili sa kanya at hindi siya maaaring magkasala sapagkat siya'y ipinag-anang ng Diyos. Yeah. Dito, malawang salita, ito ay patuloy. Patuloy. Nangyo ba? Kung sinasabi natin, ako ay hindi nakakasala totally. Kung ay ito ay ano? Sinungali. Lie. Sinungali. Sinungali. Lie. Tama ba? Lie. Dahil tayo ay naging mga anak ng Diyos, ito ay position. Position. Ang makasala na ay naging mga anak ng Diyos, ito ay position. Pero yung condition ay still my sinful nature. Nagyo ba? Kaya, kahit tayo ay nalitas, tayo ay makakasala. Pero hindi patuloy. Nagyo ba? Kaya, brothers and sisters,
pakisulin na kayo ay nakakasala repeatedly and intentionally. Kung kayo ay makakasala intentionally, kaya alam ninyo kung ngayon mayroong disiplina mula sa Panginoon. Nayo ba? May disiplina. Dahil binabahal tayo ng Panginoon. Dahil tayo ay naging mga anak ng Diyos. Kaya may disiplina. May disiplina. Pero ang kalitasan natin ay hindi mawawala. Kung ano, brother and sisters, kahit ako ay makakasala, walang problema upang makapasalangin. Kung ano, gusto po ba ninyo makasala, patuloy? Hindi po. Hindi po. Hindi po. Dahil alam natin yung sakripisyo ni Jesu Kristo. Alam natin ang pag-ibig ng Diyos, kaya ayaw natin ang kasalanan. Buksan po natin sa Roma chapter 6. Roma chapter 6. 6. Roma chapter 6, verses 1 and 2. Roma chapter 6, verses 1 and 2. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay paroon? Ang mga tao, sinasabi nila, o kung kayo ay pinanggalang na muli, and may walang hanggang katubusan, kung ano, kahit ikaw ay makakasala, no problem. Kahit makakasala ako, no problem. Kung sasabihin nila, siya ba yan, ipinanggalang na muli o hindi pa? Hindi. Dahil alam natin ang kasalanan. Dito may question sa versikulo 1. Mapapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? May tarong. Anong sagot po? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano unga tayong mabubuhay paroon? Ito ay tamang sagot. Siyempre, ayaw ang kasalanan. Ayaw ang kasalanan. And next, ano ang mga katibayan ng isang born again Kristiyano? Buksan po natin sa Roma chapter 10. Roma chapter 10, verse 10. Roma chapter 10, verse 10. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya, kaya't ininuturing naganap. At sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag, kaya't naliligtas. Dito may nilalaman tungkol sa katibayan ng isang born again Kristiyano. Sa puso ang tao'y nananampalataya, sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag, kaya't naliligtas. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng testimony tungkol sa born again, tungkol sa kalitasan, alam natin, alam ng ibang tao, ibang Kristiyano, alam nila. Dahil may parehong ebidensya tungkol sa born again, tungkol sa kalitasan. Brothers and sisters, paano
ipinapanang na muli. Paano po? Paano? Paano naligtas sa buhay kayo? Sa pamagitan ng dugo, blablabla, eh. Pareong, pareong, nilalaman tungkol sa, bonugin and kaligtasan. Dahil kung walang pagtanang ng dugo, walang bonugin. Kung walang kamatayan ni Jesus ito, walang bonugin. Kung walang kapatawaran ng kasalanan, walang bonugin. Kaya may parehong testimony tungkol sa bonugin. Kaya dito, sinasabi ng Biblia, sa puso ang tao'y nananampalataya sa huling bahagi, sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Ibig sabihin, sigurado may parehong testimony tungkol sa kaligtasan. Sa katunayan, yung biyaya ng Diyos, tayo'y makaiba. Biyaya. Ilang mga kapatid ay maraming naunawaan nila ang biyaya ng Diyos marami. And ilang mga kapatid, medyo marami. Tama ba? Baka iba. Ayon sa naunawaan ang pag-ibig ng Diyos, baka iba sila. Pero may parehong testimony, paano sila ay ipinaganang na muli sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Kristo, sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus Kristo, sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng kapatawaran ng kasalanan. Naligtas ako, ipinaganang na muli ako. May parehong testimony. Kaya, we can testify sa ating fellowship. Kung ngayon, kapag narinig natin ang testimony tungkol sa kaligtasan, tayo ba ay magiging masaya o hindi masaya? Masaya. Masaya? Dahil, siya ay naligtas, siya ay naging kapatid ko. Kapatid! Tayo ay mabubuhay sa langit, mapakailanman. Kapatid, kaya masaya tayo. Ito ay also yung evidence, tama ba? Kaya sa ating fellowship, kapag ang mga brothers and sisters ay mayroong testimony, ano ang attitude kailangan? We need to hear carefully. Pero kahit may testimony, ang mga brothers and sisters ayaw and talk each other with brother or sister and lalabas and papasok, go around, kung meron, maganda o pangit po? Pangit po. Pangit daw, pangit. Dahil sa ating fellowship, kung may testimony, malawa. Sa ating fellowship, may Diyos at Jesus Kristo sila'y kasama natin. Kaya sa ating fellowship, kailangan ng proper preparation, salita ng Diyos, testimony, and masarap, merienda, pagkain, nandiyo ba? Himno, also, kailangan ng sa panahon yun, ang Panginoon ay magiging masaya, and ang mga brothers and sisters ay magiging masaya. Ito ay yung ebidensya. And next, ano ang katibayan ng isang born again Kristiyano? Sigurado, minamahal si Kristo. Minamahal po ba ninyo si Kristo? Opo. Opo? Kote lang o marami? Marami. Marami? Sigurado? Buksan po natin sa Unang Pedro chapter 1.
Unang Pedro chapter 1 verses 8 and 9. Unang Pedro chapter 1 verse 8 and 9. Basahin mo natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian, na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Dito may malaking dilalaman tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Paano po? Paano po naligtas tayo dito sa pamamagitan ng pananampalataya? Sa versikulo ay, hindi ninyo siya nakita. Nakita. Hindi ninyo si Kristo nakita. Yeah. Pero inyong iniibig. Kahit hindi nakita si Kristo, minamahal natin si Kristo. Bakit po? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, minamahal natin si Kristo. Ibig sabihin, alam natin, and naniniwala tayo ang naniniwala tayo ng mga gawa ni Jesu-Kristo. Kahit siya ay tagapaglikha, namatay, nagsakripisyo para sa akin. Eh? Kaya, minamahal ko si Kristo. Ito ay yung ebidensya. Hindi kaunti, de, marami, de, we love. Kaya, yung Diyos, yung Panginoon ay priority, may priority. Sa de, Panginoon, may priority. Tama ba? Priority. De. Meron bang mga pamilya mo, tama? Meron po. Meron po. Kung ngayon, sila'y mahalaga, tama ba? Yeah, sila ay beloved. Yeah. Kung ngayon, ang mga pamilya at Panginoon, sino ay mas mahalaga? Panginoon. Walang sabog. Yeah. Bayrak upang eh? Sumagot. Bayrak po. Siyempre, ang Panginoon. Yeah, ang Panginoon. Muna. Kung may priority sa Panginoon, kanyang buhay ay magiging mata gumpay. Naliwa? Priority. Ang mga pamilya ko ay mahalaga, pero ang Panginoon ay mas mahalaga. Dahil, nagsakripisyo siya para sa akin, kahit siya ay tagapagalika. Kaya, minamahal si Kristo. Sa katunayan, walang sinuman yeah, love another people yeah, properly. Pero yung Kristiyano puwede. Bakit po? Nagtanggap ang pag-ibig ng Diyos muna. Yeah, muna. Sa nilalaman nito, muna ay importante. Sa unang Juan chapter 4 versikulo 19, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umiibig sa atin. Yeah. Kaya tayo ay nabubuhay para sa Panginoon. Dahil may Espiritu Santo sa ating puso, yeah. Kaya, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, naunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya, ang Diyos ay giving, yeah, pag-ibig ng Diyos patuloy upang minamahal, yeah, ang ibang tao. Yeah, minamahal.
Kaya sa ating Christian life, alam natin ang pag-ibig ng Diyos. Ito ay muna. Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umiibig sa atin. Kaya we can love another people. We can love the Lord first. Dahil naunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Sa Roma chapter 5 verse 5, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Kaya ang Panginoon ay naging una sa ating buhay, sa ating natitirang buhay. Kaya tulad ng Roma chapter 14 verses 7 and 8, walang sinuman sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili. At walang sinuman namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo'y nabubuhay. O kung namamatay tayo sa Panginoon, tayo'y namamatay. Brother Jesus, meron bang puso tulad nito? Para kanino nabubuhay? Nabubuhay po? Para sa Diyos. Para sa Panginoon. Kahit tayo ay mamamatay, para sa Panginoon. Ito ay yung ebidensya ng isang born again Christian. Kung gano'n, Brothers and sisters, 미나마할 니뇨 시 크리스토, 다모와? 네. 그럼 과연, 안왕 에비덴샤, 미나마할 시 크리스토? 안왕 에비덴샤. 말이 따요, 막살이다. 예? I love the Lord. 예? God is love. 예? I love the Lord. 다모와? 그럼 과연, 안왕 에비덴샤? You love the Lord. If you love the Lord, 시그라도 you love 살리다랑 조스. 시그라도 you love 브라더즈의 시터스. 이또이 육망아 에비덴샤. 까이 신하사비니뇨 I love the Lord. 뼈로 아야오고 바사인 앙 살리다랑 조스. And 아야고 아마 브라더즈 앤 시터스 궁하연 이또아이 라이 시농알리 시농알리야 시농알리 라이 그야 시브라도 궁가요 아이 love the Lord 시브라도 you love 브라더즈 앤 시터스 Brothers and sisters, do you love another brothers and sisters? Pakiting nas, isa te isa. I love you. I love you. Ayo. Gusto. I love you. Ito ay evidensya. Evidensya. Buksan po natin sa Unang Juan chapter 4. 구낭 후한 chapter 4 verse 20 verse 20 구낭 후한 chapter 4 verse 20 바세보나티 사바이 3, 2, 1 Kung sinasabi ng sino man iniibig ko ang Diyos at napopuot sa kanyang kapatid siya ay sinungaling sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaring umibig sa Diyos na hindi niya nakita. Sigurado, minamahal natin ang ibang brothers and sisters. Ito ay yung ebidensya. And also,
Yung ebidensya ng isang bunagin Kristiyano, we love salita ng Diyos. We love salita ng Diyos. Brothers and sisters, yung mga salita ng Diyos, de, masarap po ba kayo o hindi masarap? Masarap. Masarap? Yeah. Kung hindi masarap, siguro kayo ay may sakit. Spiritual. Yeah. Kung ayon hindi masarap. Kung ang katawan natin ay may sakit, kung ganoon, ang pagkain, masarap o hindi masarap? Hindi masarap. Hindi masarap. Kaya, kung hindi masarap ng salita ng Diyos, pakisugin ang inyong Christian life. May karamdaman, spiritual na karamdaman o hindi. Kung may kasalanan, hindi masarap ang salita ng Diyos. Pero, pagkatapos ng pagsisisi, yung taste ay magiging masarap. Ano ba? Kaya brothers and sisters, araw-araw, pakibasahin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Kaya, bago tayo ay kumain ng pagkain, nanalangin tayo. Tama ba? Nanalangin tayo. Muna. Dahil, ang Panginoon, ang salita ng Diyos ay mas mahalaga kaysa pagkain. May masarap pagkain. Pero, walang panalangin, kung tayo ay kakain, kung ngayon, hindi maganda. Tama ba? May salita ng Diyos and may masarap pagkain. Halimbawa, chicken adobo. May chicken adobo at may salita ng Diyos. Alimas mara po? Ako ay gutom kaya chicken adobo. Gusto ko muna. Kung ngayon, hindi maganda. Salita ng Diyos muna. Salita ng Diyos muna. Kaya sa ating fellowship, patuloy may salita ng Diyos muna. Tama ba? Panalangin, may panalangin at may salita ng Diyos. Kahit may out of fellowship, may salita ng Diyos muna. Tama ba? Ito ay importante. Bilang Kristiyano. Dahil, we love salita ng Diyos. And, next, number 6, ano ang katibayan ng isang born-again Kristiyano? Sigurado, gusto natin repay sa Panginoon tungkol sa biyaya ng Diyos. Buksan po natin sa mga awit, chapter 116. Mga awit, chapter 116, verses 12 hanggang 14. 12 hanggang 14. Pasayin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Pagkatapos ng kaligtasan natin, may puso tungkol sa repay sa biyaya ng Diyos. Kaya sa ating main hall, may nilalang, I shall not die but live and declare the works of the Lord. And also, what shall I render to the Lord for all benefits toward me. Dito may nilalaman sa versikulo 12. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat ng kabutihan sa akin? Patuloy, may remember
예, 깔랑한 낭 remember 뚱고 사 비야야 낭 조스. 예. 그야 꿍 힌디 나깔리 못한 따요 앙 비야야 낭 조스 사 비야야 낭 조스 그 말은 we can serve the Lord properly. 예. 다일 따요이 나깅 마토이드 사범에 있던 낭 비야야 낭 조스 날리다스 따요 사 비야야 낭 조스 이또이 마카노 융까리다사 융보노긴 마카노포 마카노포 리브레 담아와 리브레 예 리브레 예 이또이 앙 비야야 낭 조스 낙당 맞다요 낭 낙당갑 앙 비야야 낭 조스 예 리브레 가야 따요와이 데프터 사 에방엘료 데프터 마이 우당 브라더젠 시들스 구스토 오빠만인요 우당 아이오보 마이 우당 예 사카두나야 아이 예 후학보 구스토 앙 우당 pero 따이와이 마이 우당 아노 우리나 우당 몰라사 사리 힌디 마이 우당 뚱골사 에방헬료 마이 우당 예 까야 사 로마 챕터 1 verse 14 아쿠이 마이 바나나 구단 바나나 구단아이 뚜무뚜고이 마이 우당 뚱골사 에방엘려 뚱골사 그리에고 뚱골사 이방따오 뚱골사 라한낭따오 마이 우당 우빵 이빵라랑 에방엘려 가야 따이와이 나부부와이 마 브라더제 시터스 안왕 나윤인 나 일릭따스 따이오남방이오 우빵 마카파살랑이 나만 힌디포 궁마노 바카타폴스낭 칼릭따사 나딘 예, 따이와이 나살랑이 마스 마가 나당호와 예, 힌디 우빵 힌디 예, 힌디 뽀프다 살랑이 라만 예, 우빵 일리타스 따요낭방이온 마이 라윤인 마이 이방 라윤인 나 일리타스 따요낭방이온 이또아이 아도포 앙 빵아라랑 에방엘요 담아보아 까야 따요아이 나부부아이 마이 라윤인 낭 나띠띠랑 부아이 아이 디도 아이셸라 다이 담아보아 예 다일 따요아이 나부부아이 예 아이셸라 다이 but live and create the works of the Lord 이또아이 융 라윤인 낭 아띵 나띠띠랑 부아이 예 까야 마이 부소, 우빵 이빵하라랑 에방엘료, 빠라사, 아띵 빌러비드, 패밀리스, 까이비간. 예. 꿍, 월랑 부소, 우빵 이빵하라랑 에방엘료, 꿍아론, 마이 프로브레마, 예. 마이 에스피리추얼나 까람다만, 와, 따요아이 나깅 마이나, 융 에비덴샤 낭 이상 보노게인 크리스찬오 아이 마이 부소 따빤나 부소 우빵 이빵하라랑 에방헬요 다일 아마 빌러비드 아이 히닐라람 엠포부다사 임페르노 야연 예 신라이 뚜마왁사 임페르노 빼로 예? 꿍 힌디 예 We preach the gospel, 꾹꾹하노 안왕망야리, 딸려이 shameful, 사라바낭 방이노 온. 예. 가야, 브라더젠 시터스 마이 마라밍 에비덴샤, 낭 이상 보너게인 크리스찬오. 꾹마요온, 만일이 얼라 뽑아가요? 예. 엔, 날리다스 뽑아가요? 예, 이피나가 낭나 물리 바까요? 오보. 예.
kung hindi sure, kung walang ebidensya, pakisuriin ang inyong sariling pananampalataya. Kaya sa ikalawang Korinto, chapter 13, verse 5, siyasatin ninyo ang inyong sariling pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong pananampalataya. Dahil yung bonogin, yung kaligtasan ay pinakamalaga. Okay, manalangin po tayo. Panalatang mababaginamang Diyos, nasa amin ay nagmamahal. Salamat po sa inyong biyaya at pag-ibig. May Lordly Sermon, kasama ng malakang Brother Jane Sheeters sa harapan ng Panginoon. Pakiusa, kabayan po ninyo kami upang mabuhay para sa Ebanghelyo at kalwalhatian ng Diyos. Nalo-nalo na, nalalangin kami para sa District 3 Bible Seminar. Yayong Linggo, pakiusap, tulungan po ninyo kami upang mag-evangelize para sa balakang maraming kaluluwa. Sa Espiritu Santo lamang kami nagtitiwala, itinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amen.